guys, welcome back again sa aking channel. So, ayan na ang aking nails. Yan yung aking ginawa for my last video. So, humaba na siya. 3 weeks and 4 days old na siya. So, gusto ko na siyang alisin. So, sa pag-alis ko sa kanya, gagamit lang ako ng hand file or nail file. Ayan, ayan. Ika-cut ko na siya using this tip cutter. So, ayan na yung aking nails. Hanggang dun ko siya puputulin. So, ayan. Dahan-dahan lang sa pagputol. Ayan. So, sobrang tigas ng aking polygel. Di kinaya ng aking tip cutter. So, gagamit na lang ako ng nail cutter para makat yung length ng aking polygel extension. So, ayan. Ika-cut ko lang silang lahat. So, ayan. So, much better na pabaliktad nyo i-cut para makita nyo yung real nails nyo kung hanggang saan nyo siya ika-cut. So, ayan. So, ayan guys, as you can see, mayroong rhinestone yung aking polygel extension. So, gagamit ako ng nipper, my old nipper, para alisin yung rhinestone na nakadikit. So, by the way guys, yung ginamit kong pandikit dyan is clear polygel lang din. So, ayan, kita nyo naman matibay. Walang naalis sa rhinestone ko na nilagay ko. So, ayan. So, ayan. Ipo-file ko na siya using nail file. So, ayan, hanggang dito ko na lang siya i-file. So, nag-iwan lang ako ng konting layer ng polygel para hindi ma-damage yung real nail ko. So, ayan, to save time, off-cam ko na ginawa yung iba. So, ayan. Then, gagamit ako ng acetone to remove the para maalis yung natirang polygel. So, ayan. Magamit ako ng foil, bulak, at acetone. So, ibabalot ko lang siya. Ayan. Maglalagay lang ako ng acetone sa bulak. Then, nirarap ko siya using foil. So, ayan, after 15 minutes, pwede ko nang tanggalin sa pagkabalot. Then, ayan yung aking polygel. So, easy na lang siyang tanggalin kasi na thin layer na lang yung polygel na natira. So, ayan, diba, dali lang alisin.
If meron pang matigas, guys, huwag nyong ipilit, i-push kasi baka ma-damage yung real nail nyo. So, kung matigas pa, ibalik nyo na lang sa pagka-balot. So, ayan. So, ito yung pinakamadaling way para sa mga beginners para alisin yung polygel extension. So, gamit lang yung nail file, maaalis mo na yung polygel. Yun nga lang, matagal siyang gawin kasi nga, mano-mano mo siyang maaalisin gamit lang yung nail file. Iba pa rin yung paggamit mo ng e-file. Mas mabilis. So, ayan, aalisin ko muna sila. So, I'll be right back. Tapos niyan, gagamit ako ng cuticle remover para maalis yung natirang product sa aking nail. So, to make sure lang guys. So, ayan, pagkatapos ko siyang nalinis, lalagyan ko lang siya ng cuticle oil para hindi mag-dry yung aking cuticle. So, ayan. Gamit lang yung nail file, naalis ko ang aking polygel nail extension. So, ayan, sa mga beginners pa lang, sana may natutunan kayo sa aking video kung paano alisin ang polygel nail extension. Gamit lang ang nail file. So, yan lang for today's video. See you in my next video. Please like, share, and subscribe to my channel. Bye!